Hi, good evening, Sir Aaron. Good evening, everyone. Evening, Sir Bronco. Al, yes. Yun, kala ko nagsasalita ka, sir, kasi hindi po pata marinig yung audio. Ah, nakamute po kanina. Ayan, okay. Okay na, sir. Thank you. Ako po, ma'am, naririnig. Sorry. Yes, okay po, Sir Shem. Thank you. Kumusta na po lahat? Nakapag-open na po ba tayo? Nakapag-register na po ba tayo sa email? Sino po nakapag-register na? Pwede kayong mag-comment. Kung may mga kailangan assistance po kayo, sabihin lang po natin para ma-attention lang tayo. Good evening, Ma'am Marceline. Anyo. Good evening, Brad Randy. Tama ba yung bata? Randy, yes. Randy Demol. Good evening. Good evening po. Thank you po for registering. Medyo personal yung mga tanong ngayon. Magkano po kinikita nyo sa forex trading daily? Yan. Pakahabulin tayo ng BIR. Yes, Sir Arnel. Fund the wallet. Sa wallet po unang napupunta ang mga deposits natin, then ita-transfer natin sa ating trading account para ma-trade. Yan, si Sir Aaron po ang makakasagot niya. Sir Aaron, Smart Money Concepts. Price action na. Pero yun, ginagamit pa din naman. Minsan, minamatch, added confluence. Meron din nga po pala tayong TikTok challenge. Ano po? Kung gusto nyo mag-join, pwede po kayo magawa ng TikTok video at ipopost mo sa inyong personal account na sa Facebook o sa TikTok. Tapos isubmit po natin kay Ma'am Kathleen. Mahihayin kasi ako ng mga boss sa TikTok. Same tayo, sir. Baka madiskubre tayo, sir, ano, no? TikTok na tayo. Nako. Sir, siya may nagtatanong po ano daw ang
kaiba ng pro and classic. Hindi pa naman tayo mag-start. Sige po. Ang kaibahan lang po ng pro sa classic Gusto. ay ang kaibahan ng pro sa classic ay sa pro may commission fee na based sa lot size. Sa classic walang commission fees na binabawas after closing the trade. Yun po. Tapos sa pro ay mas tight ang spread. Ang classic ay mas wide. Ang lapad ng class ng spread ng classic is almost twice ng pro. So kung ang pro ay mga nasa 10 points ang spread niya, ang classic ay pwedeng pumalo ng up to 20 points. Ayan. So yun lang po ang main difference ng pro and classic. In practice, gusto kasi natin yung what you see is what you get. Tama, yung kung nakita mo na gain ka na, pag close mo ng position, gain ka na. Yun, magagawa mo yun sa classic. Pero sa pro, kailangan mong laging tandaan kung magkano ang iyong commission fee. Kasi pag kinulose mo lang basta-basta na hindi higit dun sa commission fee mo, parang lugi ka pa. Yung, yun, lugi ka pa kasi ima-minus pa yung commission fee dun sa nakikita mong profit dun sa screen. So may mga tao na ayaw ng ganun, kaya classic ang pinipili nila. Yung iba naman ay kinakapitalize ang pro dahil sa tighter ang spread niya. Yun. Yun lang naman ang mga pagdidesisyon na natin. But generally, pagka ikaw ay kaya mong mag-hold ng matagal ng position, generally wala namang pinagkaiba ang dalawa. No? Kasi sa tagal na hinold mo siya, most likely na-cover yung commission fee, na-cover yung wider spread nito ng classic. Kaya all in all, halos pareho din. Pero pagka ikaw ay yung tinatawag na natin na scalper, mabilisan, minsan it makes sense na mag-pro ikaw. Sana po nasagot yung tanong. Ay, 6 o'clock na pala tayo. In relation sa commission, mayroon pang spread na kukunin. Sir Eduardo, ito yung sa pro and classic, no? Lagi namang may spread. Yun ang talagang katotohanan. Laging may spread. So, it so happened na ang pro, tighter ang spread niya kaysa sa classic. Mas manipis ang spread kaysa sa classic. So, yung commission ay in nag-i-exist nga lang sa pro. Yun. So, ang classic, walang commission fee na based sa lot size. Nag-open ng pro account, can I start with it? Yes po. Kung kayo ay nag-welcome account, ma-experience niyo yung pro type. Hindi po. Yung ibang mga tanong, Sir Edward, gumagamit ng volume and market profile. Parang indicators po ito, no? Dahil ako ay fan ng indicator. Yes, minsan ay tinitignan ko rin ng volume profile. So, gaya nga yung sabi ko dati, kailangan mo lang alamin yung
usage ng indicator at paano siya makakatulong sa iyo sa decision making. So it's if makakatulong masasakyan mo yung nuances ng indicator na yon na volume and market profile at useful sa iyo, kikita ka, then walang pipigil na gamitin mo siya. Ayun. Okay, so siguro start na po tayo, Sir Shem. Yan. And so ano na po, 6:03. So chat niyo lang po yung mga questions niyo din, sasagutin po natin yan. Ano po ang campaign account? Rebate account po. I'm not really sure sa question niyo, Sir Arnel. Paki-clarify po, ito po ba yung rebate account? Sige, type niyo lang po, Sir Arnel. So, thank you so much po sa pag-attend sa second to the last day of our advanced webinar. So, ang topic natin ngayon, Sir Aaron, is risk management. Tama ba, Sir? Yan. So, yes, nandito pa. Ulit si Sir Aaron, isa sa mga coaches and speakers natin dito sa Tikmil. So, matagal na po siyang nagte-trade dito sa market and he's been a successful forex trader ever since. Yan. So, just a brief introduction kay Sir Aaron. Isa po siyang cum laude, graduate of Bachelor of Elementary Education, and he chose to be a forex trader. Yan. So hopefully, lahat po tayo maging successful forex trader katulad ni Sir Aaron and ni Pastor Shem. Okay, so later on, babalikan po namin yung mga questions niyo sa chat box. Pastor Shem, can you lead the prayer para po makapag-start na tayo? So, sa Tikmil po, we start our webinar with a prayer. So regardless of your faith, we do respect your faith, your belief. But yun po, nag-start po kami ng prayer dito sa Tikmil. Okay, si Pastor Shem. Yan, can you lead the prayer po? Ayan, thank you, Pastor. Okay. Sige po, tayo po ay nalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Muli na naman kaming mag-aaral ng isang magandang bagay para sa forex trading journey namin. Tulungan mo, Panginoon, si Sir Aaron na ma-deliver niya ang topic na to na risk management. Tulungan mo po kami na makikinig, matutunan namin, mag-grasp namin ang context na to, paano namin magagamit, paano namin ma-apply, at paano namin posible ding maituro sa iba, Panginoon God. Gabayan mo po ang bawat isa. Bigyan mo, Panginoon, ng attentive spirit, Panginoon God. Bigyan mo, Panginoon, ng inquisitive mind, Lord. May mga clarifications, Panginoon, ay hayaan mo, Lord, na ito ay mahayag at masagot, Panginoon, upang lubos na matutunan, Panginoon, ang bagay na ito na risk management, Panginoon. Nawa, Lord, ay maging stable ang aming mga internet connections. And, Lord, we also extend our prayers kay Ma'am Sally. Hindi namin siya kasama ngayon, Lord, for some reason. Tulungan mo po siya sa kanyang ginagawa ngayon, Panginoon. God. And we all ask this, Lord, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 Ayan. So thank you so much, Pastor Shem. Isa din pong coaches, isa din po sa mga coaches natin dito sa Tikmil, si Pastor Shem. Guys, remind ko lang po kayo, join po kayo sa Facebook community namin, Tikmil Philippines, para po magkaroon tayo ng update sa mga promotions ni Tikmil at mag-guide din po namin kayo. Okay, so far we have 55 participants. So, welcome po ulit. Meron po ba ditong bago? Ngayon lang umattend? Yan, you can chat po or you can raise your hand. Yes, Sir Edward Afante. Yan, welcome po. Welcome, sir. Yan, si Sir Eduardo Orsal, alam ko from day one umattend na siya.
Yan. So, nag-request na nga tayo ng bonus, Sir Eduardo. So, announcement lang po yung bonus natin na 20% deposit bonus. Extended siya hanggang December 31st. Additional capital din po yan sa trading account nyo. So, take advantage nyo po. And tomorrow, exciting po yung topic natin, NFP, non-farm payroll. Ito po yung inaabangan ng mga traders. Kaya huwag po kayong mawawala. And mas maganda po na meron na kayong live account. Funded na po. Minimum natin is $100. Tapos pwede tayong mag-request ng 20% deposit bonus para ang matitrade nyo na account or fund is $120. Okay, so pwede po kayong humabol tonight. Message nyo lang ako. Magre-request tayo ng 20% deposit bonus. Okay. So, yun, start na po tayo. Topic natin is risk management. Napakahalaga po nito when it comes to trading. Okay, so may I call on Sir Aaron? Yan, so Sir Aaron. Okay, thank you po, Ma'am Kat. So, good evening everyone. Again, welcome sa lahat ng mga nag-attend, sa mga baguhan and sa mga nag-attend mula nung first day. So welcome po kayong lahat. Ano? So kahapon wala po ako at may mahalagang ginawa. So I'm sure na marami kayong natutuhan sa ating speaker kay Sir Shem about sa fundamental analysis. Siguro alam niyo na paano magbasa ng news. Yan, malaking tulong 'yon sa pagtitrade lalo na kapag gabi, which is New York session. Mula 8 p.m. dyan nagsisimula yung malalakas na news, especially dun sa mga USD pair. So alam ko na ituro ni Session ng maayos yung about dun and natulungan kayo. So ngayon, in this webinar, pag-uusapan naman natin ang about sa napakahalaga ding factor para maging successful tayo sa trading. Ito yung risk management. So siguro yung mga baguhan hindi pa familiar o hindi pa gaanong alam ang about sa risk management, pero mahalaga po na as beginner malaman agad natin and makakatulong kasi ito para hindi tayo, sabihin na natin, masunugan and tumagal tayo sa forex o yung balance natin. So ito yung tulong na magagawa ng risk management. So alam ko excited na kayo. Ako din ay excited na makatulong sa inyo on how to manage your risk in forex. So yung risk management, kaya nang sabi ko, ito yung one of the most important topics that you need to learn in trading. So napakahalaga po nito. So nung mga nakaraang webinar, hindi lang po technical analysis, hindi lang fundamental analysis yung kailangan para mag-success tayo sa trading. Lalong-lalo ng mahalaga na dapat na matuto tayo sa risk management. Okay? Kasi yung trading strategy natin, halos 10% lang yan ng kailangan para mag-success sa trading. Yung risk management, ito yung mas malaki yung part na kailangan nating matutuhan. So, malalaman natin sa webinar bakit napakahalaga ng risk management and how can we manage our risk. So, malalaman natin mamaya kung paano natin yan magagawa. So, may kinalaman yan sa mga lot size na ginagamit natin, sa stop loss, sa take profit, and sa iba pang mga bagay na kailangan nating malaman para hindi lang maiwasan na masunugan tayo, kundi maging consistent din yung ating mga profit. So, ayan. So, unang titingnan natin o alamin natin kung ano yung risk management. So, baka sabihin nyo, kanina pa itong risk management. Ano kaya to? So, risk management, sa Forex, it refers to the process of identifying, assessing, and controlling potential risk that may arise during Forex trading.
It involves implementing strategies and techniques to mitigate the impact of adverse events and protect your investments. So alam natin, nung mag-start kayo sa Forex, alam nyo nang may risk. Okay, so dapat alam na natin yan. So kaya pag nakita natin sa mga ads, sa internet, sa social media, laging sinasabi na may risk. Okay? May risk ang Forex trading. So, kaya, in simple terms, risk management is about safeguarding your capital while pursuing profitable trades. So, sa madaling sabi, pag sinabing risk management, ito yung pag-safeguard o pag-iingat natin sa capital natin. Okay? Kasi nga, may risk ang Forex. So, kung hindi natin alam yung risk o hindi natin alam paano yun i-manage, so, malamang, hindi talaga tayong masunog, masunugan yung account, and, or kung hindi man, malos ng malaki pag hindi tayo equipped sa tamang knowledge ng risk management. So, what is the importance of risk management? Effective risk management is crucial in forex trading due to the volatile and unpredictable nature of the market. Forex markets are influenced by various factors such as economic indicators, political events, and market sentiment, making them prone to sudden price fluctuation. So alam natin, yung forex trading, napaka-volatile, napaka-bilis, o mabilis magbago ang presyo sa forex market. Kasi nga, marami ang involved dyan kung bakit gumagalaw yung presyo. So, inadyan yung mga political events, market sentiment. Kaya mabilis na tumataas, mabilis bumababa ang presyo. Kaya unpredictable talaga yan. So, kahit sinong trader, kahit 50 years trader na yan, hindi, walang makahula ng perfect kung tataas talaga yan or bababa. So dahil walang nakakahula and very volatile ang market, kailangan natin yung risk management. Without proper risk management, traders can easily fall victim to significant losses that could potentially wipe out their investments. Kaya malaman nyo, hindi ko alam kung karamihan sa inyo ay nakaranas na din masunugan. And alam ko yung feeling kasi nasunugan na din ako dati. So, lahat, pag beginner, prone sa wipe out. Okay, sa susunog. Masusunugan yung account. Lalo na kapag very excited tayo mag-start. So, parang nalaman pa lang natin yung forex, ilang days pa lang. Tapos na-try natin mag-demo ng mga ilang araw lang, and then excited na tayo na mag-live. Then, nag-live agad, nag-deposit agad dahil excited, malaki palang kita dito. So, na-overwhelm tayo. Then, nung nag-start tayo, na-wipe out yung account natin. So, masakit, and pwede yan masira yung psychology natin. Baka sabihin natin, hindi naman maganda pala dito sa Forex, risky. And baka hindi para sa akin ang trading. Madalas yan na pumapasok sa isip ng mga trader pag nasunugan. Ayoko na. Hindi ito para sa akin. Yan, siguro nasabi niyo na rin yan sa sarili niya, no? So kaya napakahalaga ng risk management dahil para makagawa tayo, in order to make money, mag-profit tayo, we have to learn how to manage risks or potential loss. Yung risk na tinatawag, ito ay tumutukoy sa potential loss. Okay? Kasi kung ang isip natin, easy money ang forex, nako, nagkakamali kayo. Kung paano ang lahat ng trabaho ay mahirap dahil itong forex trading ay trabaho, business, so kailangan natin talagang seryosohin ito at maging maingat tayo. Kailangan alamin natin ang lahat ng dapat nating malaman para maiwasan natin yung mga malalaking losses na pwede nating tamuhin sa pagtitrade. So yung iba, wala pang alam sa lot size,
nag-train na agad ng light. So, dahil walang alam, nakita sa demo, one lot, ginamit yung one lot kahit yung account nila, hindi naman akma o hindi kaya yung one lot. So, pag move ng presyo, again, sa trade nila, mabilis na ubos. Eh, nagtaka, ay pangit pala dito sa Forex kasi sinasayang lang yung pera. So, hindi ano, masasayang yan kung wala kayong risk management. Kasi kung tayo yung trader, nang iniisip lang natin yung profit, hindi natin iniisip yung loss natin, panay lang tayo, profit ang nasa mindset or yung tinatawag na jackpot. So, hindi trading yan. So, ano kaya sa tingin nyo? Ang tawag dun sa taong profit lang tinitingnan, yung jackpot lang, walang risk management. So, ang tawag dun, hindi trading. Ano kaya? So, sige, magpahula tayo. Bibigay tayo ng 5 points sa makakahula. Starts with letter G. Kung wala kang risk management sa pag-invest mo, anong tawag doon? Ayun. So, may mga sumagot. Titingnan natin sinong nauna. Greed, hindi po greed. Ayun. Si Sir Edward Parado, gambling. Okay. Sumagot si Sir Edward, gambling. Ayan. Si Sir Robin at yung iba pa. So, tama pa, no? Gambling po ang tawag doon. Kapag nag-trade ka without risk management, pagsugal yon. So, ganun yung iniisip ng mga nagsusugal eh. Wala sila yung pakialam sa pera. Basta gusto nila kumita ng malaki. Kaya halos inuubos lahat ng pera para makuha yung tinatawag na jackpot. So, sa trading, hindi po tayo ganun. So, we need to learn about risk management. Kasi ang tinitingnan po natin sa Forex, hindi panandali ang kita. Gusto natin long-term and consistent profit. So, hindi yung parang nagsugal ka, pag panalo, okay, uwi. Bili ng kung anong gusto, hindi ano. Kung gusto natin na gawing source of income ang Forex trading, kailangan nating protektahan ang ininvest natin sa Forex para tumagal at matagal natin siyang mapapakinabangan. Kagaya nga sinabi ni Sir Shem, nung mga nakarang araw, pwede itong maging trabaho at pwede nating mabili yung mga daily needs natin sa pamamagitan ng Forex. So, kailangan natin na matutunan yung risk management. So, ano ba yung objective ng risk management? So, we have three objectives of risk management. So, first is capital preservation. By implementing risk management strategies, traders aim to protect their capital and minimize the risk of substantial losses. So, yung una daw na objective ng risk management is to preserve our capital. Ingatan yung capital natin. Yan yung unang objective. So, maraming mga strategies kung paano natin yan magagawa. Mamaya, malaman natin yung different ways on how to implement this risk management. Ang ikalawang objective, second, is consistent profitability. Proper risk management helps traders maintain a steady and sustainable profit rate over the long term, rather than relying on occasional high-risk trades. So, ito yung madalas mangyari, lalo na doon sa mga scalper na malaking lot size yung mga ginagamit kahit hindi naman akma doon sa capital nila. And gusto lang nila yung konting galaw, exit na agad. So, yun yung ginagawa ng karamihan, lalo na pag beginner. So, to be consistent, profitable trader, kailangan natin yung proper risk management. And ang isang may risk management na trader, ang sabi dito, ano daw yung tinitingnan? Sabi dito,
maintain a steady and sustainable profit rate over the long term. Okay, so isang may risk management na trader, kailangan ang mindset niya pang long term itong forex. Pang long term ko itong papakinabangan, hindi panandalian. Oo nga, nag-risk ka. Example, siguro naranasan nyo, naranasan ko na rin to. Yung nag-risk ka ng malaking lots o multiple entry, tinambakan mo na ng entry, 5, 10. Kasi pag ito ay tumama, jackpot. Doble ang account ko. So, yun yung nasa mindset natin eh. Kaya, nag-risk tayo ng malaki. Ngayon, tumama tayo. Okay, good for us kung tumama. Kasi nadoble, okay, malaking profit. So dahil doon, na-boost yung confidence mo. Okay pala dito, alam ko na. So nagkaroon ka ng confidence sa sarili. Okay, simple lang pala, dali lang pala kumita sa forex, ganito lang. Then, sa susunod, dinagdagan mo ang lot size mo kasi lumaki yung account mo. Or dinagdagan mo pa yung entry mo. Mas marami ka pa ngayong delayer na entry. Kaso, yung sumunod na nangyari, hindi na katulad nung dati. So, expect mo, mag-work ulit, gagalaw ulit yung presyo in favor sa trade mo, pero kabalik na rin yung nangyari. Nag-buy ka, pero bumulusok pababa. Or nag-sell ka, lumipad pataas yung presyo. So, anong nangyari sa account natin? Nasunog. So, asa na yung malaki mong profit? Wala na. Hindi lang yung profit na kinita yung nawala, pati yung buong account mo nawala. So, anong nangyari? Yun yung disadvantage kapag high risk yung trades natin at wala tayong risk management. Oo, pwede tayong kumita na malaki, pero ang tanong, pangmatagalan mo ba yung magagawa? Or pang long term ba yung profit o ganun na profit ang pwede mo o kaya mong i-earn? O baka isang araw lang yan, ikalawang araw, sabihin natin isang buong linggo, straight yung win mo. Pero the next week, sunog din yung account mo. So, na-stress ka. And baka tumigil ka na mag-forex kasi malaking emotion at sa isip yung damage nun. So, kaya dapat matutuhan natin yung risk management dahil ito yung tutulong sa atin maging consistent yung profit natin. Hindi lang yung mga panandalian or sa maikling panahon na mga profit. And the third objective of risk management is emotional control. Risk management techniques provide traders with a framework to make rational decisions, reducing emotional biases that can lead to impulsive and detrimental action. When we say detrimental, guys, ito yung harmful or bad effect. Okay, so kapag emotion na yung nag-take over sa mga trades natin, nako, delikado yan. Malamang hindi maganda yung magiging result niyan kapag emotion na yung nangibabaw. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, nag-trade ka, una, 0.01 na loss. Ikalawa, nag-trade ka ulit, 0.01 ulit, yung lot size, loss pa rin. And ikatlo, 0.01 ulit, na loss pa rin. Tatlong sunod-sunod na loss. So ano ngayon ang sasabihin mo? Nako, malaki lang loss ko sunod-sunod. So ano yung tendency natin bilang mga tao? Kapag sunod-sunod yung loss, syempre papasok na dyan yung tinatawag na revenge trading. Okay, babawi tayo. Sino ba naman ayaw makabawi, di ba? Kahit ako, nagawa ko na yan. So, babawi tayo. Paano tayo babawi? Nang mas mabilis. Gusto natin mabilis yung tayo makabawi doon sa loss natin na tatlong sunod-sunod. Ngayon, yung dating 0.01, ginawa mong 0.05 or 0.010, which is very high risk. Kasi alin mo, $100 lang
yung capital mo, nag point 10 ka. Nako, yung point 10, baka sa $1,000 or above na yan na balance, pwede tayong mag-lot size ng ganyan. So nag point 10 ka kasi sabi mo, 10 pips lang o 20 pips na galaw, e-exit na ako, babawiin ko lang yung loss. So yun yung plano natin. Pero nung nag-enter tayo ng point 10, hindi pa rin nag-work. Na SL tayo. Ilan na yung loss? Yung loss natin na maliit sa 0.01, mas lalong lumaki kasi nag 0.010 na tayo. So ano lang nangyayari sa balance natin? Imbis makabawi dun sa maliliit na loss, dinagdagan pa natin ng mas malaking damage sa account. So, ano na mangyayari? Kapag wala tayong emotional control, ano yung makukuha natin? Siyempre, emotional damage. Kapag nalos tayo, nasunog pa, lalo na, nako, damage yan. Baka sa bahay, hindi na kayo makausap. Baka isang araw, tulala na lang kayo sa gilid ng bahay nyo, ng kwarto nyo. Iniisip yung mga losses nyo. Baka wala na kayong gana magtrabaho. Wala na kayong gumawa ng mga gawain. Kasi nga, na-emotional damage na. So, yung risk management, tutulong ito sa atin para makontrol yung emotion natin. Kasi tandaan, hindi pwede at hindi dapat mag-take over yung emotion natin sa mga trades natin. Ay, nag-message si Ma'am Annalisa, relate much. Oh, karamihan talaga. Naranasan. Ako din. Si Ma'am Sally, yan. Nasunugan na din yan. And talagang masaklap ang maramdaman mo pag nasunugan ka. Lalo na yung perang yun, di ba? Hard-earned money yun. Pinaghirapan natin yung perang pinasok natin, dineposit. Tapos masusunog lang ng ilang araw o linggo. Di ba? So sayang. So kailangan na kailangan. Nagpapasalamat kami. Marami ang nag-attend ngayon dahil napakahalaga nitong webinar na ito about risk management. Siguro pagkatapos nitong webinar na ito, sure. And I'm hoping na i-apply nyo ang mga matututuhan nyo dito. So may tanong, from 0.01 to 0.10 po ba sir? Hindi 0.010? Clarification po. Opo. Kasi yung from 0.01 to 0.10, ibig sabihin 10 times nung 0.01 po yung lots na ginamit nyo. 0.10 po. Ayan, tama po. Hindi po 0.010. Kasi sa lot size po, tatlo lang yan. 0.10. Tapos 2 digits after decimal. Yan po yung lot size. Okay. So ngayon, andito na tayo sa pinaka-highlight ng webinar na ito. Ngayon, alam na natin yung risk management. Ngayon, paano po ba i-manage yung risk? Paano po ba magkaroon kami ng risk management? So how to manage risk in forex trading? So meron tayong mga pag-uusapan dito na mga strategies on how to implement risk management. Tama po, sir. Paterno, sabi niya, you will not learn kung hindi ka masunugan. Tama. Hindi ka magiging disiplinado kung hindi ka masunugan. Pero, hindi po required na masunugan bago matuto. Okay? Kung kaya naman na maiwasan na masunog, bago tayo maging profitable, mas better. Pero yun nga, kapag nasunugan, dun talaga nadidisiplina yung isang trader. So ngayon, kung hindi pa kayo nasunugan, salamat at sana hindi kayo masunugan kung beginner. Kaya i-apply nyo ang mga pag-uusapan natin and I'm sure kapag seryoso yung sinunod ito, hindi nyo brinik yung mga natutuhan nyo, hindi nyo nilabag yung sarili nyo, sure na magiging maganda yung result niyan. So the first strategy na kailangan natin gawin, know your risk appetite. So ano yung ibig sabihin nito na risk appetite? So working out your appetite for risk is central to proper forex management. So may tanong dito, ask yourself,
How much am I willing to lose in a single trade? So bilang trader, dapat may kanya-kanya tayong risk appetite. Ano ibig sabihin nun? Yung kung gaano kalaki, yung okay lang na malos sa atin. Okay? So dapat every time magti-trade tayo, tatanungin natin sarili natin. Ilan kaya na US dollar ang willing kong malos sa trade na ito? So kung hindi ka okay doon sa possible na magiging loss nyo if ma-SL kayo, so wag nyong iti-take yan. Wag nyong gagamitin yung lot size na yan. Wag nyong ilalagay yung SL na yan na malaki na nung kinompute nyo, napakalaking loss yung tatamoy ng account. So, ang tanong, okay lang ba sa'yo yun? Kung okay sa'yo, then go. Pero kung hindi, bawasan yung lot size. Huwag mag-multiple entry. Liitan ng stop loss. Okay? Kailangan yung tanungin sa sarili nyo, dapat okay sa inyo. Sabi nga, yung afford nyo malus, yun lang ang ilagay nyo sa trade nyo. Kasi kung naglagay ka na malaki pero hindi mo tanggap yung magiging loss doon, talagang masisira ang loob nyo yan. May stress kayo yan pag na-loss kayo ng ganyan. If you don't know how much you are comfortable with losing, your position size may end up too high, resulting in losses that may affect your ability to take on the next trade or worse. Baka dahil na-loss kayo nung una yung trade, natakot na kayo, hindi na kayo nag-trade sa susunod. Yung next opportunity na nakita nyo, nagduda na kayo. Sira na yung ano nyo, mindset. Okay, sira na yung diskarte nyo, yung strategy nyo kasi naunahan na ng loss. Kasi nga, hindi pala okay sa inyo yung ganun kalaking loss. So mamaya, tutulungan tayo, may mga table and magko-compute tayo, paano ba yung pag-compute ng mga losses na gusto ko lang. So alimbawa, gusto ko lang malos 5 USD, paano ba yun? Ilan pips ba yun? Ito yung pair ko, ito yung lot size ko, dapat equivalent sa ganito lang na USD. Mamaya, matututuan natin paano yan, ituturo natin yan mamaya. So yan yung unang strategies on how to implement risk management. You have to know your risk or the loss na willing kayo. Okay, yan yung una. Tandaan natin yan. Ikalawa, the strategy is stop loss. Okay, maraming nagigilty dito. Sino dyan yung mga trader na hindi gumagamit ng stop loss, beginner pa lang, too much confidence, na babalik yan. Babalik yan. Okay, nag-trade kayo. Nag-floating. Hindi ako mag-SL. Alam ko babalik yan. Paglipas lang ng ilang araw, babalik yan. Sige. Lumipas yung linggo, hindi pa bumabalik yung presyo dun sa entry nyo. Ngayon, ang tanong, kaya pa ba ng account? Buti kang maliit yung lots and malaki yung balance. Pero paano pag malaking lots ginamit nyo, malaking risk, ngayon, hindi na kinaya ng account. Sabihin na natin na kung konti na lang, pulado na yung margin, nakita nyo, pumupula na. Ngayon, ang ginawa nyo, nag-deposit. Okay, magdi-deposit ulit ako. Sige, kaya pa to i-hold. Babalik to. Ngayon, nag-deposit ulit kayo. Ngayon, hindi pa rin bumalik. Hanggang sa yung dineposit nyo, kinain pa rin nung floating loss. Hanggang umabot sa point na nag-decision na kayong i-close kung saan napakalaki na. Diba? Pinag-usapan natin nung technical analysis to, dapat yung mga stop loss natin dun lang sa mga reasonable area. So huwag tayong maglalagay ng stop loss na napakalaki. Kaya dapat alam natin yan. Okay? Madaming nakaka-relate sa ating mga topic sa about service management. So lahat tayo nakakaranas yan.
And may matututuhan tayo dyan sa mga losses natin. And sa webinar na ito, yun nga, matututuhan natin, maiwasan na maulit yung nangyari na sa atin. Okay? Using stop loss is another key concept to understand for effective risk management. Knowing the point in advance at which you want to exit a position means you can avoid large losses that could occur when your trade goes against you. Okay? Kahit gaano tayo kagaling, mas better maglagay tayo ng stop loss. Lalo na, malalaki ang account natin, malaki yung stop loss ng ginagamit natin. So, hindi natin alam, lalo na kung may mga news, wala tayong alam, dyan kasi nagkakaroon ng napakalakas na galaw yung presyo. Dyan iniiwan yung mga entry, lalo na pag may mga news. Okay? So, dahil hindi natin alam kung tataas talaga o bababa, bakit hindi ka maglalagay ng stop loss? Kung wala kang stop loss, para mo na rin sinasabi na tama ako. 100% sure ako, tatama to. Kasi hindi kayo naglagay stop loss eh. Alam nyo, tatama kayo. Pero pag nag-against yung trade nyo, paano na? Okay, so dapat may stop loss and alam natin kung saan yung stop loss. Para alam natin, pag pumunta yan dito, exit na ako. Dapat ganun. Alam natin, pag entry natin, alam na agad natin saan natin i-exit. If mag-floating loss man tayo, hindi tumama yung trades natin, nag-negative tayo, sasabihin natin, pag umabot yung presyo sa level na ito, magka-cut na ako kasi reversal na to, nag-choke na. Ayun. So, nung technical analysis to, natutuan natin, yun, kung paano, saan yung mga entry, yung mga SLTP, and paano malaman mag-reverse na yung price para hindi ka na mag-hold. Huwag ka nang mag-hold kasi alam mong mag-reverse na yung price. O, di ba? Kung alam natin yan, maiwasan natin na mag-negative ng malaki. Kasi kahit sabihin ng babalik, okay, sinabi, babalik talaga yan. Bumalik naman. Pero makakapag-trade ka ba ng maayos kung everyday na gusto mo mag-trade, may floating loss kang malaki? Hindi. Kahit masaya ka. Masaya yung araw mo. Kompleto yung araw mo. Maganda yung gising mo. Pagtingin mo sa MT4 mo or MT5, may napakalaking floating loss. So mag-enter ka na ulit, may nakita ka opportunity, naapektuhan nun. Kasi sabihin mo, mag-trade pa kaya ako? Mag-enter pa kaya? Eh, may floating loss ano? Kintayin ko na lang kayo na bumalik bago ako mag-trade. O ilang linggo kang hindi nakapag-trade kasi may floating loss ka. Okay? So, wag mag-hold ng losses. Ang hinuhold, profit. Okay? Yun yung hinuhold, yung profit. I-hold mo yan ng ilang araw, okay yan, profit yan eh. Kasi tayong mga trader, lalo na beginner, mang tendency talaga, ang lalakas ng loob, mag-hold ng loss. Ng floating loss, $10, 0.01 ka, nag $10 negative ka na, 100 pips, floating loss, hindi. Sige lang, malakas loob mo, tiwala, mag-hold ako. Pero pag profit, konting galaw, 1 pip, 5 pips, 10 pips, cut ko na, baka bumalik. Baka mag-reverse. 20 pips, $2, $1, okay na yan. Kahit napakaganda sana ng pwesto mo, nasa key level ka, may confirmation candle na, malaki sana ang potential na magiging profit mo. Wala na kasi, nag-early cut ka na. Di ba? Kung saan yung profit, yun ang hindi hinuhold. Kinakat agad. Pero pagdating sa loss, hinuhold. Di ba? Baliktad yung mindset. So, kailangan maglagay tayo ng stop loss para makatulog tayo. Okay? Kasi kapag gabi, nag-trade ka, hindi ka naglagay ng stop loss. Sino nang naka-experience niyan? Nag-trade ng gabi, hindi nag-stop loss. Ngayon, bawat oras, nagigising ka. Ano kaya yung trade ko? Wala pa naman yung stop loss, malaki pa naman yung losses. So, baka pagising ko, sunog yung account to. Hindi kayo makatulog ng masarap, ng maimbing. Di ba? Hindi maganda yung effect. Pero kung naglagay kayo ng stop loss, yung stop loss nyo, reasonable lang. Kung malos kayo, okay lang kasi maliit lang yung nearest nyo, yung lot size nyo. Kahit may SL yan, pagising nyo, okay lang sa inyo. Kasi nga, may account pa rin kayo.
Kahit malos kayo, pwede pang makarecover. Pero kapag wala kayo na SL, nasunog kayo, paano ka na mag-detail? Wala nang laman yung account mo. Di ba? Okay lang malos. Tandaan po natin, losing is part of trading. Normal lang malos. Pero yung masunugan, kung paulit-ulit, hindi na yan normal. Kasi hindi ka natututo. Okay? So, okay lang malos, basta hindi sunog. Yung loss na maliit, mas madaling mabawi. Compare dun sa napakalaking loss na inold nyo, paano na ang pagbawi niyan? Na, di ba? So, ang tendency para mabilis mabawi, gagamit kayo ng malaking lots. Lalong, hindi maganda ang magiging result niyan. Okay. So, yan yung pangalawa na strategy. Use stop loss. Lalo na kung mga beginner and wala pang masyadong alam. Kasi yung mga experienced trader, may paraan paano gagamitin ng mahusay itong stop loss. Mamaya ituturo natin. Kung ayaw nyo mag-stop loss, nag-profit na kayo, mamaya madidiscover nyo paano yung stop loss pwede maging profit. Okay. Next strategies and how to implement risk management. Ito na. Break even or BE. Siguro narinig yun. Ano kaya yung BE? Ano kaya yung break even? If you are planning to hold your position to maximize your profit but limiting your risk at the same time, then using break even can help you make the most out of your trade and improve your income stream. This strategy can help you minimize your losses. Okay. So ngayon, nag-trade kayo. Nag-profit. Sabi natin, naka-0.01 kayo, nag-profit na. 50 pips na, 5 USD na. So ngayon, yung TP nyo, nandun pa sa taas. Halimbawa, nakabay kayo. Yung TP nyo, 100 pips. So, kailangan pa ng 50 pips para ma-hit yung TP. Ngayon, nagdadalawang isip kayo. Ano kaya i-close ko na to? Kasi baka mag-reverse eh. May sell ba ako? Diba? Ngayon, ito yung strategy. Kung gusto nyong mag-hold at hintayin sa TP, pero ayaw nyo kayong ma-SL, malos kayo, break even is the solution. Bakit? Ito. Break even is such a price level relative to an open trade where there is neither profit nor loss. In other words, break even is a situation when the price has come back to the point of opening a trade. Okay, yung break even daw, yung BE na tinatawag, pwede nyo to ilagay nandito sa baba, yung pwede nyo gawin. Ito yung rules. Coming back to break even point can be two types. When a trade had a floating profit and when a trade had a floating loss. So, babalikan natin yung scenario kanina. Nag-trade kayo, nakabuy. Nag-profit na ng 5 USD, 50 pips. Ngayon, ayun yung ma-SL if mag-reverse yung price. Pero gusto nyo rin na matipi. Gusto nyo rin ma-maximize yung profit. Okay, hintayin ko to sa TP. Pero paano kung bumalik? Kasi minsan, ganyan naman talaga. Na-experience nyo yan, alam ko, yung may profit na, sabi nila, pera na nawala pa. Profit na dahil gusto nyo makatipi, hindi nyo klinos. Kasi hintayin ko sa TP. Ito yung tamang ano eh, approach eh. Hintayin sa TP para magkaroon ng patience. E bumalik, na-sell kayo. So sa susunod, sabi nyo, hindi na ako mag-hold. Pag may profit, cut na ako. Yun yung nagiging result. Pero pwede pala na hindi kayo malos kapag may break-even. So, pwede nyo ilagay yung SL nyo doon sa entry point nyo kapag may profit na. Kasi sabi dito sa baba, magagawa mo lang ang break-even una kapag may floating profit na. Ikalawa, pwede nyo rin gawin yung break-even or BE kapag may floating loss. So, parang mahirap i-visualize. So, may illustration tayo dito guys para hindi tayo mahirapan. So, halimbawa, na nag-buy kayo dito. Ayan. Ayan. Nag-buy kayo. Buy. Ngayon, nag-profit na kayo. Ayan. Umakyat. Kaya na dito. Sabihin natin na
may profit na kayo na 5 USD. Sabihin natin, 5 USD na. Ngayon, nandito yung TP nyo sa taas. Nandito yung SL nyo. So, dahil may floating profit na kayo, eto pong SL, pwede nyo yan mamove dito. Yung SL nyo, gawin yung entry point nyo. Okay? Pwede yan. Kapag, sabi nun sa rules, pag may profit na, sa kanyo lang magagawa. Kapag bagong entry kayo, hindi nyo po yan magagawa. So, hindi nyo yan mamomodify. Hindi yung iilaw yung modify. Hindi yan magbablock gray yan. Pero pag may profit na kayo, try nyo. Pwede nyo gawing SL yung entry point nyo. In case bumalik siya dito, pag tinamaan yan, zero profit kayo. Zero loss din. Okay? Wala kayong loss. Diba? Na-SL kayo, pero wala kayong loss. O diba? Matatahimik kayo niyan. Natulog kayo, profit na BE. Okay, confident kayo. Okay lang, kahit ma-BE, wala naman akong loss. Diba? Yun ang advantage ng break-even. So, paano naman pag nag-floating loss kayo? Negative. Halimbawa, nag-buy kayo dito. Dito. Sa level na to. Ngayon, bumaba. E di nag-negative kayo. Sabihin natin, negative 10. Nag-negative 10 na kayo. Ngayon, ang sabi nyo, sige, nandito pa naman yung SL ko. Di ba? Nandito yung SL nyo. Hindi pa naman tinatamaan. Pero, gusto ko masiro na muna. Bumalik sa dati. And dahan na lang ako ng next opportunity. Basta, mabiya ako. Gusto ko bumalik sa entry point ko. And pag tinamaan yan, zero. Wala kayong loss. Hindi negative 10. And bumalik nga, tinamaan yung break-even nyo, zero loss, zero profit. Okay? Kasi ang tendency ng iba, dahil sa confidence sa sarili, nag-buy, nag-negative, bumalik, lumagpas ng konti, nag-profit na, okay. Sabi ko na sa inyo, ibabalik yan. O diba? Kung hindi kayo nag-cut ng loss, edi hindi kayo na loss. O ngayon, profit na ng $1 yung entry ko. Nang nakalipas na yung 2 days, bumalik. Okay, hold ko yan. Alam ko tatamis TP. Eh, hindi nyo alam, retracement lang pala yun. Hindi nyo alam na ano na pala yan, possible SBR. Okay, yung support na binasag, magiging resistance. Eh, sakto, nandun yung buy nyo. Nag-profit kayo ng konti, okay, hold lang. Tapos, yung pala, mas malayo na yung continuation. Kasi nga, pa-downtrend na. E di yung negative 10 nyo sana, eh, nabihin na sana kayo zero, eh, nakapwesto kayo ng sell, nag-sell na sana kayo, hindi na buy, kasi nakita nyo na eh, SBR. Eh di yung sell nyo sana, nag-profit. Ngayon, oh, negative 20 na kayo. Kasi, mas mahaba na yung continuation, di ba? Sinabi natin yon. Kapag after pullback, mas mahaba yung continuation kaysa dun sa unang pagbagsak. Pag nag-pullback, mas mahaba yung pagbagsak. Madalas ganyan. So, ayun. Dahil sa sobrang confidence niya sa sarili, imbis na zero na kayo, naka-change kayo ng decision, hindi. Hinold nyo eh. O, di lumaki pa yung loss. Okay? So, pwede nyo po yan magawa at pwede nyo yan itry. Maraming mga trader ang walang alam dahil about sa break-even. Maraming mga trader. Dati, nung beginner ako, hindi ko din alam. Ah, pwede pala yun. Pwede palang i-move yung SL. Pero, may mas nakakamangha pa dyan. Yung SL nyo, pwedeng maging profit. Hindi zero. Ito yun. For buy entry, you can choose to set BE or move your SL into profit. Okay, yung BE na pag-usapan natin, ito yun, nauna. Halimbawa, nag-buy kayo. Dito, ito, yung entry point nyo. Nag-buy kayo dito. Ngayon, nag-profit na. Nakita nyo, sabi dito, if your buy entry is in profit, you can now move your SL to your entry point. Nandito yung SL nyo kasi nakabuy kayo. Ngayon, pwede nyo na po i-move sa entry point nyo yung SL. Paano yun magagawa? Yung entry point nyo, yung price dyan, kopyahin nyo lang. Kung ano yung entry point nyo, yun ang ilagay nyo sa SL. Ang tawag dyan,
break even, BE. Pag bumalik yan, tinamaan yan, zero kayo. Okay lang, walang profit, wala namang loss. Yun ang kagandahan. Kasi pag walang loss, edi makakahanap pa kayo ng possible entry. Hindi masakit sa loob. Okay? So ngayon, etong pangalawa, ito yung maganda. Kasi yung SL nyo, pwede maging profit. Halimbawa, nag-buy ulit kayo dito. Tumaas. Bumaba. Tumaas. Ayan. Ganyan na yung nangyari. Ngayon, gusto nyo, hindi zero yung profit nyo. Gusto ko, may profit. Ayoko ng zero kasi sayang naman yung paghihintay ko. Sayang naman yung mga analysis ko. Maganda naman. Oras ang hinihintay ko para maka-entry dito at masisiro lang. Hindi. Yung SL nyo po na nandito kanina, pwede nyong i-move sa taas ng entry point nyo. Okay? So, pumasok na siya sa TP zone. Kasi, di ba, pag dito ka nakabuy, ang TP mo sa taas, ang SL sa baba. Pero, pag nag-profit na po kayo, yung SL nyo, may power na maging TP. Okay? So, hindi nyo po yan magagawa kung wala pang profit. Okay? Hindi nyo yun magagawa kung wala pa kayong profit. Yung SL nyo, mas mataas na kaysa dun sa buy entry nyo. Dito yung SL. Pag bumalik yan, may profit kayo. Okay? Kakaiba, SL, pero may profit. Tinatawag yan ng iba na SL profit. So, halima nakabay kayo, etong range na to, galing dun sa SL na minub nyo, sabihin natin na 2 USD. Ayan. Di ba? Very confident na kayo. Okay. Iwan ko na yung trade ko. May tipe na yon. Yung SL ko na, i-move ko na sa profit. Kahit bumalik yon, may profit pa rin akong $2. Di ba? Nakakabigay siya ng confidence. Yung ganitong way of putting SL. Okay? Pwede nyo po yan magawa. I-move yung SL sa loob na ng TP. Habang hinihintay nyo na maka-TP, at the same time, sinisecure nyo na yung potential profit. Kasi sayang naman, di ba? Kasi di ba, may pangyari na malapit na sa TP, konting-konti na lang, sabi nga, kinis na yung TP. Pero dahil may spread, hindi na-activate. Tapos bumalik, boom, na-SL pa kayo. Nung pagtingin nyo, nako, 10 USD profit na. Iniwan nyo. Kasi malapit na sa TP. Malapit na yan. Pag tinamaan yan, 15 USD, mas malaki. Tapos pag tingin nyo, nice L pa. Di ba? Ang saklap, pera na nawala pa. So, kung gusto nyo i-hold yung entry nyo hanggang sa TP na feel nyo, pupunta pa talaga yung price doon, gawin nyo yung TP yung SL nyo. Di ba? Bumalik man, may profit na rin kayo. Okay. May tanong tayo sa mga client, same ba as trailing stop yan, sir? Yes. Ang kaibahan lang, yung trailing stop po, auto siya. Automatic po na nag-move sa MT4. Yung trailing stop, kapag sinet mo ng ilang pips, kusa siyang gumagalaw. Ayan. Kusa siya. Limawa, nilagay nyo 5 pips. Kapag nag-move yung price pataas, limawa nakabuy ka, 5 pips. Pag nag-move yung price ng 10 pips, tataas ulit yung BE mo o yung SL nyo na nasa profit na. Trailing stop po ang tawag doon. Trailing stop. Gumagalaw na stop loss. Pag tumaas naman, mag-move ulit siya pataas. E di ba? Kung bumalik, o di lumaki na yung profit. Automatic yon. Sa cellphone po, hindi yun nagagawa. Sa MT4, pwede po yun na magawa. So, halimbawa, so, sige, mag-try tayo para mas maunawaan. Maganda yung may ano tayo. Opo, may ganyan po kahit saan po. Sa tikmil kahit saan po, nagagawa po yan. Basta sa MT4 or MT5, sa desktop. Sa cellphone po, hindi po yan nagagawa. Ang nagagawa lang po sa mobile, itong ikaw yung manual na maglalagay ng SL nyo para maging profit. Ito. Pwede nyo po yan gawin. Pero yung automatic nagmumove yung SL, sumasabay doon, sinisecure niya na yung mga profit niyo. Diba, lumilipad yung price. Panitaas niyan. Habang tumataas, tumataas din yung SL niyo na profit. Okay? Yung tinatawag nga natin na SL
Profit. So, sige, try natin. So, paano ba mag new share? Ah, ito. So, ayan. So, nakikita nyo na po yung screen na sa MT4 tayo? Yes, sir. Okay. Okay po. Thank you po. Okay, yan. In-entry ko na to kanina para may example tayong magagamit. So, ayan. So, nasa gold tayo. So, dalawa yung in-entry ko para sure na may magawa natin yung BE ng dalawa. Yung sa floating profit and then sa floating loss. So, makita nyo, nag-entry ako dito ng one lot. Kasi may babang ito. So, gamit tayo na para makita natin. Yan. So, ito, nag-buy tayo dyan, one lot. Sample lang po yan, ha? Sample lang. One lot. So, ngayon, may profit na tayo. Ito. Ito. $187. So, yung SL natin, halimbawa, yan. Sa MT4, automatic ang pwede nyong magawang SL. Tinuro natin ni Ma'am Sally nung sa second webinar sa navigation. Kapag lumabas, itapat nyo po yung mouse pointer sa may entry nyo, lalabas yung parang magkabilaan na arrow. Pataas pa baba. Pag lumabas po yan, pwede nyong ilabas, i-hold nyo, left click sa mouse, hold, wag nyo bibitawan, SL po yan. Tapos sa left side, makikita nyo yung profit. Tingin po kayo sa left side ng chart, makikita nyo yung ilang pips and yung possible loss. Kasi SL to, 77 USD, 91 yan. Nilagay nyo dito, 102 USD yan. Yan yung SL ng buy. Ngayon na may profit na po siya, pwede nyo na itong i-drag sa loob. Ganito yung BE, SL profit. Papasok nyo SL yan. Pero kung wala pa po kayong profit, hindi nyo po yan magagawa. Denied po yan. So ngayon na pwede na, ilagay nyo na dito. Ayan. Diba? Yung SL sa taas kahit nakabay. Pag tinapat nyo po yung mouse pointer nyo, makikita nyo kung ilan na profit and pips. Ayan. 107 USD. Diba? Secured nyo na po yan. Sa inyo na yan. Pag nag-reverse yung price, bumagsak, may 107 USD pa rin kayo. Secured nyo na yan. Sa inyo na yan. Kahit ma-SL kayo. Kaya makikita nyo po sa history nyo, di ba? Sa history ng MT4 sa cellphone or kahit dito, kapag na-SL kayo, may red na kulay sa gilid. SL yan. Kapag pipi naman, green. Yung parang color sa gilid, may green. Pero kapag ganito, pula po yan. Pula sa gilid kasi SL. Pero makita nyo, blue. Profit. Yan po yung BE. Ano, BE or SL profit. Na-sell kayo, pero profit kayo. Di ba? Ang gandang way niyan ng pag-secured ng ating profit. Okay. So, yun yung pwedeng gawin. Ngayon, yung trailing stop. Paano naman po ba yung trailing stop ginagawa? So, halimbawa, yan, nandito. Sabihin natin, nandito yung SL nyo. Ibalik natin sa dati. Ngayon, para gawin po yung trailing stop, kailangan nyo lang po i-right click ito. Yung SL nyo, ito. Kailangan lumabas muna yung dalawang arrow. Then, click nyo po yung right click. Right click ng mouse. Mababasa nyo, cancel stop loss, modify, close trailing stop. Diba? Pag cancel stop loss, mawawala yung stop loss nyo. Pag modify, i-edit nyo yung stop loss nyo. Pag close, i-close nyo na yung trade nyo. Okay? Yung trailing stop, eto. Pag nakita nyo po yung trailing stop, may nakalagay 15 points, 20 points. Okay? So, eto po, pag points po, kapag 20 points, 2 pips po yan. Okay? Pag natisipin, 20 pips yan. Hindi. Ang 20 points is 2 pips. Ang 50 points is 5 pips. So, meaning, ang every 10 points is equivalent to 1 pip. Okay? So, pag clinic ko po, example, 50 points. Tingnan nyo po kung ano mangyayari sa stop loss. 50 points. Ayun na, sa taas. Ayan, 50 points. Pag kinamaan po yan, ayun, nag-yellow na part dito. Pag tinignan nyo to, ito, ayan,
Nagyi-yellow na. Kasi pag tinamaan siya, ayan, nag-move. Nakita nyo? Every time tumatas yung presyo, mag-move yan. Yan. Kapag tumas yung presyo, mag-move naman siya pataas. So kanina, nag-move siya. Ewan ko lang kung nakita nyo. So yan po yung trailing. Ayan, tumaas. Di ba? Automatic po yan. Kahit hindi nyo na kailangan matin. Automatic. Every time tumataas siya, tumataas din yan. So kanina, 107 USD yung masisecured nating profit. Pero pag ganyan, pag tinapad, 211 USD na. Pag tumas ulit yan, tataas ulit. So kung hindi mag-reverse yung price, makukuha nyo lahat ng possible profit pataas nang hindi kayo may SL na. Well, hindi na, zero risk na yung trade nyo. Walang loss. Kasi nakasecure, nakapress na yung SL nyo sa loob ng TP. Yan. Yan po yung kagandahan pag alam natin yung PE or SL profit. Okay? Okay, so balik na tayo sa ating chart, sa ating presentation. Yan, so sabay, ganun po ang pwedeng gawin. Ngayon, sa sell, ganun din po. Kabaliktaran lang. Yan, so, kapag sell naman yung entry natin, ayan, pag BE, eto, pag BE, pag nag-profit na yung sell nyo, nandito yung TP, yung SL nyo, ipasok nyo na sa entry point. Para in case mag-reverse, zero. Zero loss na po kayo. Okay? Sa MT5 po, nagagawa din po yan. Halos same lang po. Medyo may dagdag lang na feature sa MT5. Pero nagagawa din po yung mga kagaya nung sa trailing stop. Okay. So, dito naman, kapag ipapasok nyo naman sa profit, SL profit, kapag nag-profit na yan, pwede nyo na i-move. And pag approaching na sa TP, okay, depende po sa inyo. Kung ipapasok nyo na yung SL sa profit, okay, depende po yan sa trader. Kasi kung ayaw mo naman, kasi may disadvantage po yan. Ang nangyayari kasi minsan, ganito, nag-sell kayo dito, ngayon nilagay nyo na yung BE nyo dito. Ayan. Tapos bumama na, profit na sana. Bumalik, nabii kayo. Ibig sabihin, pag nabiyan, close na yung trade nyo. Zero, close na. Tapos, sabay, bagsak. Tapos sabi nyo, ay nako, kung di pala ako nag-BE, laki na ng profit. Diba? So, kailangan nyo po tanggapin kung mabii kayo. Kasi kung hindi ko mag-BE, ay hindi, mag-SL ako malaki. Pupunta yan, tapos na-SL kayo malaki, diba? Okay lang po mabii, ma-zero. Mahalaga, wala kayong loss. Ang isang may risk management na trader, lagi pong loss muna ang tinitingnan. Ilan kaya ang magiging loss ng trade nyo? Hindi yung, ilan kaya ang profit nito? Di ba? Parang ano, sarcastic. Yung datingan pa. Di ba? Akala ko profit ng dapat tingnan. Kasi syempre, kaya nga tayo natutong mag-trade, nag-aral mag-trade kasi gusto natin ng profit. So, bakit hindi profit ang iisipin? Di ba? Ang isang may risk management na trader, aalamin muna ilan kaya ang possible loss nito. Kasi kailangan mo maingatan yung account nyo. Kasi kung hindi mo isipin una yung possible loss, yung risk, hindi magtatagal po, masusunog din account nyo. 100% yan. Basta walang risk management, laging profit inisip, hindi nyo nailimitan yung risk, yung stop loss, yung lot size, hindi ginagamit na maayos, masusunog at masusunog din po yan. Okay? May tanong si Ma'am Luisa Miranda, kailan po gamitin ang BE? Pwede nyo pong gamitin ang BE kapag may profit na kayo. So, halimbawa, depende po sa inyo eh. Ako po, minsan, kapag 50 pips profit na, saka po, minumove ko yung BE sa entry point. Sa akin po yun. Kasi kanya-kanya po tayo eh. Pag nag 50 pips profit na, yung SL ko, nilalagay ko na sa BE. Para bumalik, okay lang mawala sa akin yung 50 pips profit, pero wala naman akong loss. Okay. So ngayon, ang technique naman po, ito yung isang tip, technique. Parang mag-technical analysis to tayo ng konti dito. No? So, may technique po, saan nyo pwede ilagay yung BE? Katulad nitong nasa chart, bigyan ko po kayo ng isang tip
So, kapag ganito yung move, ayan, ganyan. Nag-sell kayo. Bumaba. Okay, private kayo. Bumalik. Kasi, di ba, pullback. Impulse, continuation, pullback, continuation. Ganyan yung trend. Eh, sabi nyo, downtrend, sell. Kasi yun tinuro ni Sir Aaron eh. Pag downtrend, sell lang. Okay, in-apply nyo. Ngayon, bumagsak. Okay, another lower high na yan. Ang ginagawa ko po, yung SL ko, nilalagay ko lang sa taas nung last lower high. Ngayon, pag nag-create ng another lower high, bumagsak ulit, etong SL ko, imumove ko na naman sa last lower high. In case bumalik man dito sa last lower low, hindi pa rin tatamaan yung BE ko o yung SL profit ko. Hindi pa rin tatamaan kasi kung ilalagay mo dito, pag tinamaan yan, wala na, tapos nag-continue pa, di sayang pa nito. Diba? Pero kung bumalik yan sa taas, lumagpas, chok na yan. Diba? Pag nag-chok, possible reversal. O di, bago pa man mag-reverse yung price, naka-exit na kayo. So, yun po yung isang tip. Depende po sa inyo kung gagayahin nyo, pero yun po yung isa sa ginagamit ko and makaka-maximize profit kayo pag ganyan. Pero wag po muna kayo mag-BE. Kung 1 pip, 10 pips pala yung profit nyo, BE na agad yan, hindi po ano, kasi tatamaan agad yan. Ano? Dapat mag-set kayo ng BE at least 30 pips above yung profit nyo. Pwede yan. Lalo na kung gold kayo, medyo malapit yung mga pips. Tatamaan agad yan. Buti kung nasa Euro USD kayo, GBP, medyo malayong 10 pips. So, pwede na kayo mag-BE pag 20 pips or 30 pips. Malayo na yan. Medyo malayo na siya. Okay? So, sana nasagot ko yung mga tanong niya, no? So, proceed na tayo dito sa ika-apat sa position size. Okay? So, ito na. Ano po ba, Sir Aaron, yung lot size po na pwede kong gamitin? Yung may risk management na lot size na hindi naman po malaki yung risk. Okay, yun yung pag-uusapin natin dito. So, selecting the right position size. Sa iba pong term, lot size po ito. Position size. Selecting the right position size or lot size or the number of lots you take on a trade is important as the right size will both protect your account and maximize opportunities. To select your position size, you need to work out your stop placement, determine your risk percentage, and evaluate your pip cost and lot size. Okay. So, $100 account. Ilan po ba, sir, ang magandang lot size niyan? So, ako po personally, ang ginagawa ko, kasi iba-iba po eh. May pwedeng may risk. Depende talaga sa risk appetite yan. Kagaya nga nang sinabi natin sa number one kanina, depende po yan. Kung $100, pwede pong 0.01. Yung pinakamababang lots, 0.01. Yan po yung pwede nyong gamitin na hindi naman masusunog niya ng account nyo. Bakit? Kung isa-isa lang kayo mag-entry, hindi kayo nag-entry ng marami, ang 0.01, kailangan niya munang mag-move ng 1,000 pips bago sunugin ang $100 account nyo. Kasi every 100 pips, kapag naka 0.01 ka, equivalent niya sa 10 USD. So times 10. 100 pips times 10, 1,000 pips. So, napaka-imposible nang mangyari yan. Napabayaan nyo yung account nyo na mag 1,000 pips floating loss hanggang masunog. Napaka-imposible, di ba? Kung 0.01 kayo, magiging strike kayo sa 0.01. Sanayin po natin, lalo na beginner, kahit malaki ang account, sabi natin $300, $500. Kung hindi pa natin gamay, hindi pa natin masyado kabisado yung strategy natin, yung galaw, stick lang po sa 0.01. Kahit, wag po kayong mainip, ha? Kung kukunti naman ang profit nitong 0.01, late-late naman, tagal ko dito makaipon. Hindi po ano, hindi po profit muna ang iniipon kapag beginner. Yung skills po muna. Kailangan muna ang focus tayo sa pagpa-improve ng strategy, ng skills. Kasi yung profit, kapag nakabisado nyo yung skills, kusa iyan nasusunod. Okay? Profit, skills over profit. Mauna ang skills. Kaya 0.01 at 0.01 lang ang lagi nyong gamitin para hindi agad masunog yan. Tingnan nyo, napakatagal maubos yung account nyo kapag naka 0.01 kayo. Okay?
Pero kung nag-fail sir by 0.10, kasi natukso kayo, yung kaibigan nyo, naku, ang laki ng profit. Tapos sinabi sa inyo, lakihan mo kasi ang lot size mo. $100, nag-0.10 ka, naku. Naku, kung mga experience trader, naku, matutulala. Bakit ang laki? Parang may $1,000 account ka. Di ba? Ako po, every 100 USD, increase ng isang point sa lots. Para po sa akin yun. Halimbawa, sa 100 USD, gumagamit ako ng 0.01. Pag nag 200 USD ang account, 0.02 na ako. Pag nag 300, 0.03. Every 100, dinadagdagan ko ng 0.01. Pero yung iba, kahit $300, 0.01 pa rin. Pwede yun. Kahit $1,000 account, yung iba nga, naka 0.01 pa rin. O 0.02. Walang masama. Okay? Depende yan sa risk appetite nyo. Kung lalakihan yung lots, dapat ready kayo sa consequence. Ready kayo sa result. If may sell kayo malaki, naku, maubos na yung account ko ha. Laki kasi ng losses ko eh. Malaki yung lot size nyo eh. Diba? Nag-risk ka na malaki, hindi naman pala okay sa'yo. Hindi naman pala yun yung risk appetite nyo. Okay. So, may tanong si Sir Aaron. Paano yung pumasabi na pwede mo nang lakihan yung lot size mo? Okay, depende po sa balance. Kagaya nung sinabi ko, pwede nyo po yung sundin or depende sa inyo. Kapag 100 USD po ang balance nyo, stick sa 0.01. If ma-profit nyo, nag-grow yung account, naging 200 USD yung balance nyo, pwede na kayo mag 0.02. Depende sa inyo kung gusto nyo. Pwede rin stick pa rin kayo sa 0.01. Okay? Paano kung di ka pa ganun confident kahit na may skills ka na? Edi kung hindi ka pa masyadong confident, risk small. Okay? Dahil hindi ka pa masyadong confident, edi mapan mo lang yung risk mo per entry kasi hindi ka pa confident eh. Diba? May tanong po dito. Ask lang po if 100 USD po na account, ilan po dapat ang leverage? Si Ma'am Mertly na nalagpasan ko pala. Kagaya po ng sinabi ni Sir Shem, kung natatanda nyo or naka-attend yung iba, sa 100 USD, pwede na po yung 1 is to 100 or 1 is to 200. Yan. Sa Tickbill, ang max leverage is 1 is to 500. Wala naman pong masama kahit mag 1 is to 500 kayo. Ngayon, yung leverage po kasi, ang kagandahan yan, pag maliit account, kapag naka 1 is to 500 ka, kahit 5 USD na lang yung balance nyo, makaka-entry pa kayo ng 0.01. Kapag naka 1 is to 500 kayo max, pwede nyo pa mag-entry. Pwede pa siya. Pero pag mababa ang leverage nyo, hindi na kayo makakapag-entry. Nakalagay na yan, not enough money. Wala na po yan. So, kung gusto nyo, depende sa'yo. Pero wala pong effect yung leverage dun sa SLNTP. Kasi yung sinasabi ng iba, ayoko na malaking leverage kasi iba yung SL, mas malaki, hindi. Hindi po ganun ano. Yung SL nyo, nakadepende sa SL nyo talaga. Kung ilang pips yan, doon yan mag-represent. Hindi po sa leverage. Okay? So, ang kagandahan lang, kaya minsan in-encourage ko yung iba pag nagtatanong, okay na ang 1 is to 500 kasi in case bumaba yung account nyo, pwede po kayo mag-entry. Okay? Ang nagagawa din minsan, pag malaki ang leverage, makaka-entry ka ng marami. Which is risky para sa isang beginner. Kasi kapag mababang leverage yung 1 is to 1, 1 is to 50, baka ilang layer ka minsan, bakit kaya hindi ako maka-enter ng dalawa? Kasi mababa, napakababa ng leverage nyo. Pag inakyan nyo, kahit 5, 10 kaya. May experience nyo yan. Pwede nyo i-discover yung leverage. Gawa kayo mga demo account sa Tickmill. Iba-iba nyo leverage. Tingnan nyo kung paano siya nagkakaiba. Ganun yun. Hindi ka makaka-multiple layer pag maliit ang ano. And hindi na kayo makaka-entry pa pag mababa na kayo, pag mababa ang leverage. Okay, so depende pa rin po yan sa trader kung saan siya confident. Kung gusto mong natutukso kang mag-multiple layer, kahit ayaw mo, nagkukusa yung kamay mo na mag-entry ng mag-entry, babaan mo leverage mo para hindi mo talaga magagawa yan kasi broker ang pipigil sa'yo na mag-multiple entry kasi binabaan mo yung leverage. Pwede nyo po yun ha. Gawin. Okay. So, clear na po tayo. Ay, may isa po pala. Baka makalimutan ko.
Ito po na para ma-compute niyo po, paano kung malaki na yung account niyo and hindi whole number yung account niyo? So paano ko po i-compute yung lot size? So gagamit po tayo, baka makalimutan ko, makakatulong po ito sa inyo. Ipipaste ko po sa chat box yung link. Ito po yung isa na ginagamit ko, yung position size calculator. I-share ko po sa inyo. Ayan. Pwede nyo i-click yan na link. Mapupunta kayo sa position size calculator. Ayan. So, dito sa baba, makikita nyo account currency, account balance, risk percentage, stop loss, and currency pair. So, automatic na po ito mag-compute sa inyo. Ilan ang yung ni-risk nyo na balance and anong lot size yung dapat nyong gamitin. Depende sa risk percentage nyo. So, example, may $1,000 account kayo. Gusto nyo i-risk 3%. Sabihin natin, gusto nyo mag-risk 3% ng account nyo. Kasi ayun yung masunog agad. Pero yung iba, madalas 2% yung minimum. Yung iba nga 1% eh. Yung iba naman 5%. Malakas ang risk appetite. So halimbawa, 3% yung gusto nyong i-risk. So ngayon, dapat alam nyo na po ilan yung stop loss nyo. So nakita nyo, gusto ko mag stop loss 30 pips. Okay, stop loss 30 pips. Tapos, click nyo po anong pair, Euro USD. Pagtapos nyo na, lagyan yan, pindutin nyo po yung calculate. Ayan. So, ang 3% ng 1,000, gusto nyo nga is 30 USD. So, ano po yung lot size na gagamitin ko? So, makita nyo dito, ayan. Ito yung size standard lot po. Ha? Ito po yung gagamitin natin. 0.09. Yan yung lot size nyo sa 3% na risk and stop loss nyo na 30. O, bakit naging 31 to? 30. Ayan. So ngayon, ayan, 0.10. Ano ba yun? 30. 30 stop loss. Delete. Ayan. So ngayon, magbabago po yan ang lots kapag binago nyo ang lot size nyo. Sabihin natin, lalakihan yung lots. 50 pips. Pero same risk, 3%. Same yung balance. Tingnan nyo, yung lot size nyo mababago. Ayan. Ilan na yung lots na ibinigay sa inyo? Eto na po. Diba? The more na lumalaki yung stop loss nyo, bumababa ang lot size. Kasi nakabisto sa 30 USD. Hindi yan nagagalaw. Kung gusto nyo lakihan yung lot size nyo, bababaan nyo yung... gusto nyo lakihan yung stop loss, bababaan nyo yung lot size. Pwede nyo yan magamit. Ilagay nyo yung balance nyo. So kung gusto nyo naman na maliit lang yung stop loss, sabihin natin gusto nyo maliit lang stop loss, gusto ko lang 20 pips. Calculate. Ayan. 0.15 lots ang gagamitin nyo. Pag na-hit yung stop loss nyo, ilan ang loss nyo? Eh, 30 USD. Per single entry po yan ha. Sa isang entry yan. So ngayon, paano kung gusto mo dalawang entry? Eh di hatiin mo yan. Yung 0.15, hatiin mo yung lots niyan. Basta 30 USD pa rin yung risk mo. Okay, pag hindi mo sinunod yung lots na applicable dun sa risk percentage mo and sa balance mo, stop loss mo, 0.15 nag-enter ka, 0.30. Ay di wala. Pag na-loss ka, 60 USD yan. Tapos tatanong ka, bakit yan laki ng loss ko? Siyempre, hindi mo sinunod yung tamang lots para sa account mo and sa risk appetite mo. Okay? So, pwede nyo yan magamit. I-click, nilagay ko na po yung link. Pwede nyo po yan na magamit. Okay, so proceed na tayo sa risk to reward ratio. Isa pa itong na napakahalaga. Ano po ba yung risk to reward ratio? Yung account balance ba, sabi ni Sir Paul, is yung deposit mo or is leverage na. Yung account balance po, yan yung total balance nyo. Yung dineposit, yung nasa MT4 nyo po na balance, yun po yun. Yung account balance. Hindi po leverage. Hindi po
wala pong masyadong effect yung leverage. Hindi naman po yun masyadong mahalaga sa pag-compute nung sa lot size. Apa, yung balance po, Sir Paul. Okay. So, dito na tayo sa risk to reward ratio. Ano naman itong risk to reward ratio? Calculating risk to reward ratio is an important aspect of risk management. The ratio approximates the reward that an investor may earn against the risk that they are willing to invest. It is presented in price form. For example, a risk reward ratio of 1:3 means that an investor will risk $1 for the potential earning of $3. This is known as the expected return. Okay? So, baka hindi nyo pa alam o first time nyo marinig yung risk to reward ratio. Pero napakalaga po nito. Bakit? And paano po ba ito gagawin? Kasi sabi dito, 1:3. Naka-ratio po yung risk to reward. Yung 1 po dyan, yan yung risk mo. Ito yung reward. Risk to reward. Okay? Risk mo yung 1, reward mo yung 3. So, reward sa TP po yan. Yung 1, risk sa SL po yan. Okay? So, explain natin. Paano po ba computing ito na risk to reward na to? Okay. So, how to calculate risk to reward ratio? Example, you open a position to trade on EURUSD. Nag-trade ka sa EURUSD. You take a stance on whether the currency pair will rise or fall. If you set a profit target of 100 pips and risk 50 pips, tagbay kayo, 150 pips, SL 50 pips. This is equals a risk reward ratio of 1:2. Tawag dyan. Kasi yung SL nyo, dinoble nyo sa dalawa. So 50 times 2 is 100. Iyan yung ratio na 1:2. Kung ang 50 ang SL nyo 10 pips, ang TP nyo 20 pips, 1:2. Any amount basta dinoble nyo yung SL nyo, ginawa yung TP, doble nung SL, 1:2 po ang tawag dyan. This is because for every 50 pips you risk, you have the chance earn back a profit of double the amount. So, makikita natin sa table kung anong kahalagahan niya. So, example, nag-lot size kayo ng 0.01. Yung risk reward ratio nyo is 1:1. Ibig sabihin ng 1:1, yung TP and SL nyo, same. Okay, so dito, nakita natin stop loss, ito take profit sa taas. So, sinample ko siya sa tatlong pips na example. 20 pips, 30 pips, 50 pips. Ito yung sa stop loss, yung pips and possible loss sa US dollar. So, naka 0.01 kayo. Ang risk to reward na pinili nyo, 1:1. So, kapag na SL kayo sa 0.01, 20 pips yung SL nyo, di syempre, dahil 20 pips, ang loss nyo is $2. Okay? $2 yung loss nyo. Ngayon, nag 30 pips SL kayo. Naka 0.01. $3 ang loss. Nag 50 pips SL kayo. $5 ang loss. Kumusta yung TP nyo? Ganun din. Still, 0.01. Naka 1:1 kayo. Yung TP nyo, 20 pips. $2 din. Nag 30 pips TP kayo, $3 din. Nag 50 pips TP kayo, $5 din. Same, yung SL nyo at TP. Okay? 1:1 ang tawag po dyan na risk to reward ratio. So, kumusta naman pag 1:2? Didodoblin lang yung SL. Yung 0.02, 0.02 na po ito, hindi na 0.01. Naka 1:2 kayo na risk to reward ratio. Yan pinili nyo. Nag 20 pips SL kayo. Pag na-loss kayo niyan, $4 ang loss nyo kasi naka-0.02 kayo. Times 2 nung 0.01. So, every 10 pips is $2 pag 0.02. Pag 0.01, every 10 pips is $1. Okay. So, nag 30 pips SL kayo, $6 loss nyo. Nag 50 pips SL kayo,
$10 ang loss nyo sa 0.02 na lot size. Pero tingnan nyo, ilan yung magiging TP nyo kung tumama? Yung 20 pips, nagkamali, eto 20 po ito, 2. 20 pips TP nyo, $8 ang kita nyo. Kasi doble yung TP nyo sa SL. Yung SL nyo dito, 20 pips. Pero yung TP nyo, 40 pips. Di syempre, doble. Kung na-loss kayo, $4. Pag naka-TP kayo, $8. Eh di may $4 kayong profit. Okay? May $4 kayong profit. Ganun din, nung nag-SL kayo ng 30, ang TP nyo dapat 60 kasi 1 is to 2. Pag SL nyo ng 50 pips, dapat ang TP nyo 100 pips. Ganun po sa 1 is to 2 risk reward ratio. And makita nyo, dodoble yung risk nyo sa reward. Ito yung mga risk. Ito yung mga target nyo. Doble ang laki. Okay? Sinset po ba yan sa MT4, Sir Jonathan? Hindi po, Sir Jonathan. Hindi po yan siniset. Kayo po ang gagawa niyan. Sa isip niyo or pwede i-compute niyo, kayo po ang gagawa niyan. Hindi po yan siniset. Okay? Magko-compute kayo. Ganun din sa mga susunod nito. Sa 1 is to 3, 1 is to 5, 4, 1 is to 5. Yan. Limang beses na mas malaki yung TP niyo sa SL niyo. Apat na beses na mas malaki o 4 times ng SL niyo. And 3 times ng SL nyo yung TP. So ngayon, ano po ba ang kahalagahan na may risk to reward kami? Important po ba yun? Or may epekto ba yun sa magiging profit namin? Opo, meron. Tingnan nyo itong chart na to. Sabihin natin, nag-trade kayo ng 5. Sa 5 trade nyo, okay. Ito yung una nyong gamit. 1 is to 1 risk to reward. Nag-trade kayo, unang trade nyo, na-loss kayo ng $10 kasi nag-risk kayo ng 100 pips SL. Halimbawa, sabihin natin, naka 0.01 lot size. Nag-SL kayo, 100 pips na-loss. Okay, $10. Sa ikalawa nyong trade, tumama kayo ng $10. Same yung SL nyo at TP kasi naka 1 is to 1. Pwede yung SL nyo, same din yan. Yung profit nyo, 10 din kasi naka 1 is to 1. Kung anong SL nyo, ilang pips ang SL, ganun din ang pips ng TP. Ganyan ang 1 is to 1. Okay, profit kayo $10. Sa ikatlo nyong trade, na-loss ulit kayo $10. Sa ikaapat nyong trade, tumama naman kayo. Ikalimang nyong trade, loss na naman kayo. So ilan yung loss? Tatlo ang loss nyo, dalawa ang profit. So kapag kinumpute natin yung profit mo, $20, yung loss nyo, $30. Kasi 10 plus 10 times 10, 30. 10 plus 10, 20. So negative 10 kayo. Sa 5 trade, tatlo ang loss nyo, dalawang panalo, talo pa rin kayo ng $10. Naka 1 is to 1. Tingnan nyo pag naka 1 is to 2. Ano ang mangyayari? Okay, nag 1 is to 2 kayo. Same trade, 5, nag-trade kayo ng 5, pero 1 is to 2 na yung gamit nyo. So, naka 0.01 kayo, ang SL nyo, 10 pips, 100 pips. Tinamaan nyo yung SL, negative 10. Sa next trade, stick kayo. Pag gumagamit mo ng risk reward, stick dapat yan. Hindi nyo babaguhin yung pips. Okay, dahil 100 pips yung SL nyo, 200 pips yung TP nyo. Tumama yung TP sa ikalawang trade, $20. Sa ikatlong trade, loss na naman kayo, $10. Kasi laging 10 yung nearest nyo eh. Stick fix yung risk nyo na $10. Kaya laging $10. Sa ikapat na trade, tumama kayo, $20. Kasi naka 1 is to 2. Pag ikalimang trade nyo, loss na naman kayo ng 10. Pero tingnan nyo, tatlong loss, dalawang panalo, pero panalo pa rin kayo ng $10. Bakit? Kasi yung reward, yung TP nyo, doble nung SL. Kaya
kahit dalawa lang yung panalo, 20 plus 20 is 40. Pag inad nyo to 30, may $10 pa kayong profit. Diba? Ilan sa baka tinanong, sa lima kong trade, tatlo yung loss ko. Tapos sinabihan ka ng kaibigan mo, naku, mahina ka naman. Mas maraming loss mo sa win mo, dalawa lang. Pero profit pa ako. Diba? Magtataka yun, paano nag-profit kayo? Mas maraming loss mo. Nasa magandang risk-reward ratio yan. Yan ang secret. Pag nasa risk-reward, maganda yung risk-reward mo, pwede ka pa rin manalo kahit maraming loss mo. Yan ang ginagawa ng iba. Yung karamihan, nagwa 1 is to 3 pa. Para malos man sila ng tatlong beses, pag nanalo sila ng dalawang beses, sobra pa yung profit nila dun sa nearest nila. Okay? Ayan. So, yung may nagtanong po pala dun sa formula, kung kinukompute yan, ano po yung formula na ginagamit? Yun lang po, Sir Aaron. Yung SL po nyo, kung ilang pips, doblehin nyo lang kung 1 is to 2. Okay? Kung naka 1 is to 2 kayo, 20 pips yung SL nyo, gawin yung 40 pips yung TP nyo. Ganyan po yung 1 is to 2. Kung 1 is to 3 yung gagamitin nyo, 20 pips yung SL nyo, gagawin yung 60 pips yung TP nyo. Kasi times 3. Okay? Ganun lang po yung pag-compute ng risk reward. And dapat strict nyo yan susundin. Strict nyo yung susundin. Huwag nyo mabaguhin yung SL, yung pips ng SL nyo and yung pips ng TP nyo. Okay? Please give us example po niyan, sir. Okay. Simple lang po. Alimawa, kung tungkol dun sa lot size, pwede nyong gamitin yon na sinabi ko kanina na position size calculator. Alimawa, ano ang gusto nyong SL? Alimawa, naka ano kayo? Naka 0.01. Ayan, 0.01. Ang gusto ko pong SL, 3 USD lang. Eh di 30 pips. 30 pips SL. Yung SL nyo, 30 pips. So, kung gagamit kayo ng 1 is to 2, o ilan yung TP nyo? Sige, bibigay tayo ng 5 points. Ilan ang TP nyo kung 1 is to 2, ang risk reward, and 30 pips yung SL nyo? Ayun. 60. Ayun, si Sir Jonathan ang nauna. Tama po. 60 pips yung SL. Kasi nga, dodoblehin nyo yung risk nyo sa SL. Tapos yung TP nyo, 60 times 2. Kasi ang ginamit yung risk to reward ratio, 1 is to 2. Okay? Nakakuha nyo po ba, Ma'am Grace? Ayun, nakasagot nga si Ma'am Grace, 60. Ayan. So, yun po yung simple lang. O, lahat tama, o, lahat 60 pips. O, di ba? Napakadali lang po na i-compute yung risk-reward ratio. Kung gagamit naman kayo na kahit ano pong amount, ang risk-reward ratio po, SL po muna ang unahin para hindi po kayo malito. Ang unahin nyo po munang i-compute yung SL kasi doon didepende yung TP. Kung ang SL nyo, 20 pips, gagamit kayo ng 1 is to 2, gagawin nyo yung times 2. Kung 1 is to 3, times 3. Kung 1 is to 4, ang risk reward, di times 4. Yan lang po yung simple na pag-compute. Kung gagamit naman kayo ng 30 pips, SL, di 60 pips, TP. 90 pips, TP. Pag times 3, 1 is to 3. Okay? Tapos 120 pips, TP. Pag naka 1 is to 4. Okay? Lagi pong uunahin si SL. Di depende. Tingnan nyo, kapag trinay nyo na i-fix yung risk reward ratio nyo, bilangin nyo yung trade nyo, 5, na kahit natalo kayo ng 4, isa lang yung panalo, pero naka 1 is to 5 kayo, tabla pa rin yan. Bawi pa rin kayo.
Okay, yun yung nakabawi kayo pero hindi kayo nag-verse ng malaking lot size. Diba? Kasi diba ang tendency natin para makabawi, lalaki ang lot size. Pero kung may risk to reward ratio kayo, four loss, one win. Pero yung risk to reward nyo, 1:5. Na-loss kayo ng $40 sa apat na sunod-sunod na SL. Pero yung ikalima, nakatipi kayo ng 1:5. So yung $10, tumama kayo ng 50. O diba? Panalo pa kayo ng 10 USD. Isang win, apat na loss, panalo pa rin ng 10. Kasi ang nearest nyo sa bawat 10 nyo, 10 USD lang. Pero ang tinatarget nyo, 50 USD. Diba? Kung ma-hit man yan, 50 USD. Pag na-loss kayo, 10 USD lang. Okay? Nakuha nyo po. Sir, pwede actual example sa chart. Okay po. Yan, may oras pa naman tayo. And last slide na yung susunod. Sige, pagbigyan natin si Sir, si Ma'am Luisa. Ano po? Para lahat talaga matutuhan natin. Sige, okay lang po. Okay. Ito po yung example. So, ayan. Yung gold. Ano na ang natira? Yung sell. Ayan, tinamaan na. Tinamaan na pala yung buy natin dito kanina. So, na tinamaan na yung SL profit. Diba? Nag-move siya dito. Tapos tinama. Di may secured na yun na profit. Okay. So, ngayon, paano po yun gagawin na SL, ano, sa MT4 po, mas madali ang buhay natin. Bakit? Kasi automatic na nakukompute yung pips in SL. Halimbawa dito, nag-buy kayo. Halimbawa, nag-buy kayo. Sabihin natin, nag-buy kayo. One lot, buy. Ayan. So, yung SL nyo po, ayan, gagawin nyo, halimbawa, gusto nyo ang SL nyo 30 pips. I-drag nyo po ulit pababa. Ayan, yung 30 pips, sa ang 1 lot, ang 30 pips po niya na SL, 300 USD. Kasi kapag naka 1 lot kayo, 100 USD ang every 10 pips. So, gagawin natin 300. So, makita nyo po dito sa left side ng chart, makikita nyo, 139 pips, 124 pips, 132 pips. Ayan, halimbawa, gawin natin 200 pips, ayon. Titingnan nyo po yung sa left side na chart, yung guhit, dinadrag ko, yung nababago yung mga numbers sa left side. Nakalagay 200 pips. Yan po ay 20 pips. Okay? Naka-points po kasi yan. 20 pips lang po yan sa gold. Okay? 20 pips is equivalent to 200 MT4 sa gold. Okay? Pag binitawan nyo yan, pag kinabat nyo yung linya, ay yung mouse, 200. Ngayon, ang TP nyo, dodoble nyo yan. Kung 200 USD ang risk nyo sa 20 pips, dapat ang target nyo is 400 USD. So, itadrag nyo naman to TP. Ayan. Ayun. Pag 400 yan, yan yung 40 pips. Yan. Yan. Kapag naka, ito po yung automatic na dinadrag. Pero kung gusto niyo po i-edit manually, pwede niyo po i-double click ito, yung SL niyo sa buy, ito. Double click niyo po itong SL. Yan. Pupuntahin po kayo dito. Ito po yung stop loss. Ito po yung take profit. Kasi hindi niyo madrag, hindi niyo masakto, i-edit niyo yung manual. So, paano yon? Yung pag-compute ng pips, tinuro na po sa atin ni Sir Shem, ayan, sa gold, every mamove tong ika-apat na digit, yan po yung 10 pips sa gold. So, ngayon, yung entry point natin ay 1988.25. Okay, dun tayo nag-buy sa 1988. 0.45. Ito po, makikita natin dito. Ito yung price natin.
Ayan. Ito yung price. Ito. Ito yung buy. Okay. Ito yung lots. Ito yung pair. Okay. Ito yung SL. Ito yung TP. So, yung enter price natin is 1988.45. So, ang 40 pips po niyan, dadagdagan nyo lang ng apat yung 1988. So, in 1989, 1990, 1991, 1992. Yan po yung 40 pips kay gold. So, gagawin natin, eto edit yung TP, 1992. Ngayon, para sakto, kopyahin nyo pati yung decimal. Yung entry price natin dito, eto, 0.45. So, gawin din natin na 0.45 yung dulo nito. Ayan. 0.45. Ayan. Tapos, modify. I-click na natin itong modify. Ayan. So, yan. Pag tinapat nyo, sakto yan. 40 pips. Yung nakalagay po na 400 pips, 40 po yan. Yung profit, 400 USD. Pag tinaman yan, may 400 USD kayo. Pag bumaba naman, tinaman itong SL, 200 USD loss. Kasi 20 pips. Yan po yung 1:2. Kasi yung size nito, doble dito sa TP nyo, yung SL. Pag triniple nyo yung TP, 1:3 na yan. Pero kung same, 1:1, yung 20 pips SL, ginawa nyo din 20 pips TP, dito, ginawa nyo din na 20 pips TP sa 200, kaya di 1:1 po ang tawag niyan. Okay? Eto, gawin nyo yung SL nyo. Ayan. Ginawa nyo 90.45. Okay. So, 1:1 yan. Same na yung SL at TP. Okay? So, yan po yung example sa ating MT4. Okay. Sabi ni Sir Junjun, ito muna, si Sir Andy, yung position calculator, dyan ba sa MT4? Hindi po. Doon po yun sa sinend ko na link sa inyo, yung position size. Ito po, send ko po ulit para sa mga hindi nakakita. Ayan. Napaka-effective po pala talaga ng BE. I-move ang SL sa gusto save profit. Yes, Sir Junjun. Napaka-ganda po yan na matry nyo. And hindi po ko po ito natutunan nung beginner ako. Natutunan ko matagal. Na-discover ko lang. So ngayon, kung beginner kayo, di ba? Blessing na malaman nyo yan na maaga. Kasi maganda po yan na way para masecure yung profit na hindi na kayo kinakabahan na baka mag-reverse. At least, safe na po kayo. Okay? So ngayon, pagpatuloy natin dito sa last strategy kung paano may apply ang risk management. So, eto na po yung last, daily goals. Okay. Having a daily profit goal and daily loss limit is also an important aspect of risk management. If you hit your daily target, you stop trading, therefore saving yourself from overtrading or revenge trading that can lead into more losses. Okay po? Dapat pala, para magkaroon tayo ng risk management, magkaroon tayo ng daily target goal na profit and daily loss limit. So, halimbawa, kinompute nyo din sa position size calculator, okay, ang risk ko lang ngayong araw sa 100 USD balance, gusto lang 5 USD. Okay, gusto nyo lang, okay, hindi na ako tataas sa 6 USD na loss. So, ngayon, tinamaan yung SL nyo na 5 USD. Anong gagawin nyo? Huwag na po kayo mag-trade. Stop trading in that particular day. Sa susunod na araw na po kayo mag-trade. Kasi yung risk nyo per day, 5 USD lang. If might yan, stop na kayo. Diba? Kung gagawin nyo po yan, may iwasan nyo yung revenge trading and potential na mas malaking loss. Kasi naabot na yung daily limit nyo para sa sarili nyo and para sa account nyo. Okay. Hindi na ako mag-detrade. Bukas na lang. Kasi bukas, may another 5 USD risk na naman ako. Kung gagawin nyo yan, kahit sabihin pang na-loss kayo ng sunod-sunod na ilang araw,
bago masunog yung 100 USD. Kung 5 USD yung risk nyo per day. Sige, ang makasagot, 5 points ulit. Ilang araw bago masunog ang 100 USD kung ang risk nyo per day is 5 USD? Ayun, nauna, ang gagaling sa math. Sana all. Ako yun yung magaling sa math. So, ganyan po, 20 si Sir Rocky. Galing. So, 20 days. Akalain nyo, 1 month bago masunog yung account nyo kung ma-SL kayo ng sunod-sunod na 20 days. Pero wala naman sigurong ganun. Siguro, hindi naman pwedeng 20 days sunod-sunod kayo na malos, na wala man lang win. Diba? Pero ang pinapakita lang natin, malaki. Matagal masunog kung may daily loss limit. Ganun din po sa take profit. Gusto ko, pag naka 5 USD ako ngayong araw, okay na. Kota na ako. Goods na ako. Hindi na ako magti-trade. So, ngayon, na-hit nyo yung 5 USD profit na target nyo ngayong araw. Dahil doon, close nyo na yung NT4 nyo, hindi na kayo marap sa chart, hindi na kayo nag-trade. Sunod na araw, na-hit nyo naman, hindi na kayo nag-trade. So, na-perfect nyo yung 20 days na 5 USD per day. So, 20 times 5 is 100. Pwede sa 1 month, may 100 profit kayo. Yung 100 na balance nyo, na doble nyo in 1 month. Naiwasan nyo pa yung overtrading dahil pag na-hit nyo, out na kayo. Ganun po ang pagkakaroon ng daily. And disiplina po dapat ang kailangan dyan. Pag nilabag nyo yan, may consequence na mangyayari sa inyo. Kasi nilabag nyo yung daily target goal nyo. Okay? Sa ganyan pong paraan, maiwasan natin yung malaking loss. Okay, ngayon, may website ulit akong na-share po sa inyo kung saan, kung gusto nyo lang, magkaroon ng compounding plan. Para disiplinado kayo, gusto ko may target goal ako, pero ilan po ba? Kung gusto nyo palaguin yung account nyo na hindi muna kayo mag-withdraw, sabihin natin, gusto nyo palaguin yung $100 nyo or $500 nyo sa isang buwan na dumadagdag ng dumadagdag, hindi muna ako mag-withdraw. Okay, so may i-share po ako sa inyo na website, pwede po kayo dito gumawa ng sarili nyong daily compounding plan. When I say compounding, ito yung i-compound nyo, palaluguin ng padagdag ng padagdag yung account nyo. Okay? So, i-type ko po dito sa chat box ulit. May 7 minutes pa tayo. Last naman na to. Ayan. Send ko po sa inyo compounddaily.org calculator. Click nyo po yan and ganito po yon na makikita nyo. Share natin. Ayan. Ayan. Ito po yung homepage niya. So, dito sa baba, compound daily interest calculator, pwede nyo po ilagay dito yung balance nyo. Halimbawa, $100 account. Kasi karamihan, $100 minimum deposit. So, ngayon, ilan yung gusto nyong i-raise? Halimbawa, lakas ng risk appetite nyo. Sige, magpa 5% ako. Every trade, 5 USD yung risk nyo. Okay. So ngayon, length of term in days. So ilan mang trading days meron tayo sa 1 month? Usually 20. Bakit 20? Siyempre, Sabado, Linggo, wala naman tayong trading days. Kasi sarado. Yung daily invest rate, gawin natin na 100%. Include weekends, no. Kasi wala naman tayo. Tapos dito sa baba, makikita nyo, calculate now. I-click nyo po yung calculate now. Yan. Pag na-click nyo, automatic sa baba, may table po kayong makikita. Ayan. So ngayon, ito yung date kung saan kayo nag-start. And ito yung principal account nyo. Ito yung simula nyo. So sa day 1, ilan ang target goal nyo? 5 USD. Okay? Pag na-hit nyo yan, ito na yung balance nyo. First day, okay, may 105 na ako. So, okay. Day 2, yung goal nyo 5.25 na. Bakit 5.25? Kasi naka 5% kayo. Syempre yung 100, yung 5%, 5 USD, nung naging 105 na, hindi na 5 USD yung 5% yan.
kasi may dumagdag ng 5. Kaya naging 5.25. Okay, kasi compounding po ito, dumadagdag ng dumadagdag. Na-hit nyo yung 5.25 USD, naging 110.25 na yung balance nyo. Day 3, ang target nyo na 5.51 USD, liliit lang po, no? Point lang yung pagkakaiba, naging 150 na hit nyo. And so on, nang nakita natin, na perfect nyo yung 20 days na 5%. Ilan na ang balance nyo? Sa ika-20 days, yung target nyo na ay 12.64 USD. Tumaas na eh, kasi lumalaki ng balance. Ilan na po yung balance nyo by the end of the month? Kung susundin nyo etong compounding plan nyo, yung $100 nyo magiging na pong 265.36. Almost doble na, may sobra pang 65. Di ba? Yan yung power kung may plan kayo, compounding plan, may daily target kayo, may iwasan nyo yung sunog, yung risk sa overtrading. Pero, paano po kung hindi ko ma-hit yung para sa ngayong araw? Di ba? Okay lang. Nasa sa inyo kung mag-trade pa kayo para abutin yan. Pero kung ang risk nyo, 5 USD na hit na, pwede na kayong mag-stop mag-trade. Kung gusto nyo. Pero hindi nyo ito masusunod. Kung mag okay lang na hindi nyo maabot kasi minsan ang reality, may mga araw talagang hindi mo ma-hit yung target mo. Okay lang. Basta hindi mo na nirisk na malaki yung account nyo. Kaya okay lang ma-extend ng konti. Hindi nyo maabot to, pero sinusunod nyo yung daily target goal nyo and yung daily limit loss. Okay? Pwede nyo po i-click dyan na link. Nalilagay ko, ilalagay ko ulit para makita nyo ulit. Yan po yung compounding plan. Gusto nyo gawin yan, kayo na bahala, ilagay yung balance nyo. Basta kopyahin nyo lang po yung setting na nilagay natin. Yung weekends, dapat inow nyo kasi wala tayong weekends na isasama. Sa trading days, lagay nyo 20. Sa risk percentage, kayo na bahala kung mag-risk kayo ng 3%, 2%, 1% or 5%, kayo na po ang bahala. Okay? So, sana makatulong po yun sa inyo. So, ngayon, tapos na tayo. Last slide, yung quotes natin ni Paul Tudor Jones. Don't focus on making money. Focus on protecting what you have. So, napakagandang paalala sa atin about source profit ng malaki, kumita ng pera, focus on protecting what you have. Di ba? Kasi ang goal natin, pang long term sa forex trading, makasurvive tayo sa forex ng ilang taon na buhay pa yung account natin at mapapakinabang natin. Okay? Kaya focus on protecting your account para hindi siya masunog and yun nga, magamit natin sa mahabang panahon. Huwag maghabol muna ng mga profit na malalaki kasi malaki din ang risk na katabi niyan. Or nasa likod ng malaking profit, nandyan din yung risk. So, good evening ulit sa inyong lahat at maraming salamat. So, baka may tanong po kayo, pwede po kayong magtanong. At sa mga mag-request po ng copy ng Ma'am Kat, pa-clearmind po yung kailangan po nating nagawin para masendan po nitong advance yung requirements po. Ayan, thank you so much Sir Aaron. That was a wonderful presentation. Ang dami nating natutunan. Yun. So sana po ma-apply natin lahat ng natutunan natin regarding risk management sa trading accounts natin. So para po sa recording, please make sure to register sa website ng Tickmill, tickmill.com, then create po kayo ng account. Yan. Kasi for advanced training po, we will need your Tickmill account or approved Tickmill account. So, kailangan po meron po kayong approved Tickmill account. So, nakapag-upload na kayo ng mga KYC documents, which is your government-issued ID and then proof of address.
Okay. But for the basic webinars, yung unang dalawa, pwede po natin isend sa lahat. So, isesend po naman yan right after the webinar series. So, baka by next week na po. Ayan. So, send nyo lang po yung email address nyo sa chat box para po ma-save namin kung sino yung gusto mag-request ng webinar. Okay? So, may mga questions pa ba tayo, guys? Kay Sir Aaron, kay Sir Shem. Alright, so chat nyo lang po sa chat box yung mga questions or yung email addresses nyo. Okay, so we're down to the exciting part, which is the Wheel of Names. So dito po sa Tikmil, mamimigay po kami ng mga merchandise, Tikmil items sa mga attendees. So, ayan, i-share ko lang po yung screen. Ayan, so make sure po na tama yung names nyo dito sa Zoom para po makasali kayo sa Wheel of Names. Okay, one moment lang po. Okay, ayan. Loading pa. Kita na yung screen ko? Kita na po ba? Okay. Alright, so we have 80 participants for tonight. Kasi yung iba po, doble-doble yung, yung Zoom. And then, hindi po kami kasali dito nila Sir Aaron at Pastor Shem. Alright, so for our first winner, yan, i-stream na natin. Spin na natin. I'm not sure kung rinig yung sound effect sa end nyo, pero sa akin meron. Alright, so check ko lang po. I think nanalo na si Sir Den Ward. Ah, hindi pa. Alright, so congratulations, Sir Den Ward Parado. Message lang po kayo sa akin sa Facebook or kahit sa email. Send your full name, complete address, mobile number, and your polo shirt. So, ano yung size and then ano yung gusto nyong color. So, we have three colors, red, black, and then white. Okay? Take note ko lang po, baka makalimutan natin. So, Denward Parado. So, para po sa mga nanalo na before, hindi na kayo pwedeng mag-join dito. So, mag-i-spin po tayo pag napili ulit kayo. Alright, so for the second winner, we have Edmund Dale Israel. Yan. Congratulations po. So, message nyo lang ako or kahit si Miss Sally para po dun sa details nyo. Full name, complete address, mobile number, as well as your polo shirt. Ano po yung size and then yung color na preferred nyo. Okay, so last but not the least. Ayan, sino kaya? Alright, so Miss M. Okay, natin. Mercedine Ano. Alright, so nanalo na po si Miss Marceline Ano before. Yan, kaya pipili pa po tayo ng isa pa. So, okay na po kayo Miss Marceline, papadalan po namin kayo ng merchandise. So, isa pa po. Randy Demol. Congratulations, sir. So, message nyo po kami para po sa details nyo. Okay? Okay, so, pasende lang po ng mga email addresses nyo sa chat box para po masende namin kayo ng recording. And if you have any questions, message nyo lang po kami si Sir Aaron, si Pastor Shem, and si Miss Sally. Okay, so wala na po bang mga questions or concerns?
All right. So, kung wala na po, let's close the evening. Let's close the webinar. Reminder lang po, after the webinar series, next week, isa-send po namin yung mga recordings ng webinar. So, make sure that you have your approved Tickmill account. And mag-join din po kayo sa demo contest namin. It's free. Create lang po kayo ng Tickmill account and then mag-create kayo ng demo account. And so, after po yan ng webinar, mag-a-announce po kami sa page, sa Facebook page. Also, join our Facebook community, Tickmill Philippines, para po may mga updates kayo sa mga promotions ng Tickmill and mag-guide din po kayo ng mga coaches namin through our GC. Okay, so ano pa bang announcement? Baka may nakalimutan pa ako. Check ko lang po ah. Okay, so yes, Pastor Sher. Pastor Shem. Yung NFP po tomorrow, ang isa pong requirement natin ay may trading account na tayo at naka-deposit na po para ma-experience natin fully yung NFP news. Yun po. Yun po. Ayan. Thank you so much, Pastor Shem. So, bukas po, NFP, live trading po tayo. Make sure po na meron na po kayong Tickmill account and mas maganda po na funded na para po makasabay po kayo sa trading. Yan, para ma-experience nyo po for the very first time sa mga bago po dito, paano mag-trade sa NFT. So, I know kakabahan po kayo. It will be a very exciting experience. Kakabog po yung dibdib nyo kasi very volatile po yung price pag ano, may NFT news. So, yan po, kita-kita ulit po tayo bukas, same time, 6 p.m., same link po. Yan. So, email address ko, na-type ko po sa chat box. kapostol.tickmill.com Okay, so thank you so much guys for attending. See you again tomorrow. Pastor Shem, can you lead the prayer na po? Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa natapos na training namin. Maraming salamat po sa aming trainer. Maraming salamat, Panginoon, kay Ms. Kathleen. Maraming salamat, Panginoon, kay Ma'am Sally sa Tickmill, sa opportunity na to na matuto ng libre. Dalangin namin, Panginoon, na tunay na magamit namin ito para sa aming mga endeavors, mga pinapangarap. At nawa, Lord, lahat ng natutunan namin ay ma-apply namin at kami, Panginoon, ay iyong pagpalain sa aming desire na to. At samahan mo kami at ang bawat isa, Panginoon, lahat ng na-involved, naka-attend, nakarinig, Lord God, ay tunay na inaasahan namin, Lord, na mag-participate sa mga susunod pang exciting activities na ipoprovide ng Tickmill. Kami po ay nagpupuri, pinabalik namin sa iyong pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you po, Pastor Shem. Thank you, Sir Aaron. So, see you again tomorrow. Thank you po, Ma'am Kathleen, Sir Shem, at sa lahat po ng umaten. Bukas po ulit. Sana maka-attend po ulit. God bless po. Bye-bye. God bless po. God bless everyone. Goodbye. Yan. So baka may habol pa po. Sinisave ko yung mga email addresses niyo. Oops. Zoom.